Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang misis na matagal na nagtiis sa ugali ng kanyang masungit na biyanan. Siya ay si Merieta. Maaga akong nag-asawa. At dahil wala pa kaming sariling bahay, nakipisan muna kami sa pamilya ng mister ko. At mula noon, nabuhay na ako sa ilalim ng anino ng aking biyanang. Iba ang tabas ng dila at iba rin ang pag-uugali. Merieta, ikaw na naman ang naglaban itong mga damit, ano? Di ba sinabi ko naman sa'yo, dapat, hanggat hindi nawawala ang bula sa tubig, banlawan mo ng banlawan, para siguradong kapag natuyo, mabango. Hindi na gaya nito, oh. Nako, amoy panis na damit. Ay, susuot ito ng asawa mo sa opisina. Tapos kapag pinawisan, mangangamoy. Ay, nako, ay ano na lang ang sasabihin ng mga katrabaho niya. Ganon din doon sa mga anak mo. Eh, ano? Maayos naman po ang amoy na ya. Anong maayos? Mabango na ba sa'yo ang ganitong amoy, ha? Nako eh, tanggalin mo mga yan sa hangir. Lalabang kule. Nay, eh kailangan na mag-aama ko mga damit na ito. Anong susuotin nila bukas? Ay, di humingi ka ng pasensya sa kanila kasi hindi ka marunong maglaba. Nay! 50 anyos ka na, hindi ka pa rin naasahan sa mga gawain dito sa bahay. Uy, yan na nga lang ang gagawin mo. Hindi na ikaw yung naghahanap buhay para sa pamilya nyo. Ay, nako! Akala yung mga damit na yan at nang malabang ko na para matuyo na! Ba't di ka pa natutulog? Rene, pagod na ako. Pagod? Bakit? Marami ka bang ginawa maghapon? Pagod na ako kay nanay. Pagod na ako makisama sa kanya. Ay, ako. Nagtalo na naman ba kayo? Bumukod na kasi tayo. Ano? Ngayon pa tayo bumukod? Eh, tayo lang naman ang nakatira rito sa bahay. Pwede ba iiwan dito mag-isa si nanay? Mula noon hanggang ngayon, wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Lahat na lang napapansin niya. Yung pagluluto ko, paglilinis, pati pananamit ko. Ay kanina, yung paglalaba ko na naman ang pinuna niya. Siya na lang palagi ang tama, siya na lang ang palaging magaling. Ay no, Merieta. Hindi ka pa rin ba nasasanay hanggang ngayon kay inay? Ilang dekada na kayong magkasama? Hindi mo kasi ako nauunawaan eh. Kasi iba naman ang trato sa'yo ni nanay. Ayun ako, tama na. Pagod ka lang. Mabuti pa matulog na tayo, ha? Sige na, tulog na. Kung ayaw mo maghanap ng malilipatan natin, ako ang maghahanap. Good morning na. Ay, apa! Alay ka na, mag-almusal ka na rito. Nagluto ako ng paborito mo, oven eh. Wow! Ayos ka talaga, Lola. Anong almusal natin, La? Ay, mabutit gising ka na. Oh, ayan na. Nagprito naman ako ng tinapa para sa iyo. Alam mo, the best ka talaga, Lola. Alam mo talaga yung paborito ko. Ay, syempre naman. Pwede ko bang makalimutan yan? O siya, maubo na kayo at kumain. Ay, thanks, La. Ikaw, La. Sabayan mo na kami. Ay, mamaya na ako. Sabay na kami ng mama niyo. Archie! Ma? Ma, saan ang motor ng papa mo, ha? Oho. Hinihiram mo na naman sa mga barkada mo? Eh, isusoli naman nila yan mamaya eh. Isusoli? Aray ko!
Sinabi ko sa'yo, huwag mo papahiram po kani-kanino. Ay, teka! Merieta, nakita mo lang kumakain ng bata? Eh, bakit ngayon mo kagagalitan? Nay, huwag kayong makikialam dito. At bakit hindi ako makikialam, ha? Sinisingalan mong bata na sarap na pagkain. Bakit hindi mo muna patapusin sa pagkain yung anak mo bago mo pagsabihan? Kaya lumalaki sumaili itong mga apo nyo eh. Kasi kinukonsente ninyo. Ano? Anong sinabi mo? Ma, Lola, tama na. Ma, tama si Lola. Mamaya niyo na po paggalitan si Archie. Nakakawalang gana eh. Isa ka pa eh. Magsama-sama kayo. Ariko. Ikaw kasi. Ano ka ba? Paningga ka kasi ng araw. Shhh! Anong... Tama na yan. Sige na, kumain na kayong dalawa. Ako nang bahala sa mama niya. Kakausapin ko siya. Ah, kumain lang kayo dyan. Kanina ka pa raw hindi kumakain, sabi ni inay. O eto, pinadalang ka ng hapunan. Hindi ako kakain. Marieta. Hindi ako kakain hanggat hindi tayo lumilipat ang bahay. Ano? Ayoko na sa bahay na to! Ilang ulit ka bang sasabihin yan sa'yo, ha? Ayoko nang mabuhay na sunod-sunuran sa anino ng nanay mo! Kahit mga anak ko, hindi na ako pinakikinggan dahil sa kanya! Lagi na lang ako ang mali! Lagi na lang ako ang may pagkukulang! Puro na lang yung pagkakamali ko nakikita niya! Hindi totoo yan! Ayoko na nga rito! Bakit ka sumisigaw? Pagod na ako makisama sa nanay mo! Merieta! Ngayon mamili ka! Ako! O yung nanay mo! Ano? La, anong ginagawa niyo dito sa may pinto ng kwarto ni Papa? Wala. Ay, ihahatid ko sana itong isang basong gatas sa mama niyo. Ay, naku, ako na lang iinom na to, la. Ha? Ayaw naman ni mama ng gatas, akin na. Ay, ang sarap. Ikaw na lang ba maghuhugas nito, la? May tatapusin pa kasi akong trabaho, eh. Sige, ako na. Salamat, la. Sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Sino kaya ang pipiliin ni Rene sa aming dalawa? Paalisin na ba niya ako rito sa bahay? O baka sila ang umalis? Kinain ba ni Merieta yung pagkain dinala mo kagabi? Opo. Ay, mabuti naman. Ah, eto nga po pala. Oh, pera. Ay, bakit? Ako, baka pamasahe ko ito para umalis na ako dito sa bahay. Nay, pang-grocery ho yan. Pang... Kaya na mula mag-grocery. Pang-grocery? Opo. Ay, sige. O, paano? Alis na po. Sige. Mag-iingat ka, anak, ka. Ay, eto nga pala. Baunin mo itong saging para meron kang panghimagas mamaya. Salamat, Nay. Oo, ayan. Aray. Oh. Ay, bakit? Tsaka, namumutla kayo. Kasi bigla akong tumayo. Medyo nahilo ako, eh. Sige na. Sige na, ayos lang ako. Sigurado ba kayo, Nay? Oo, ayos. Nay! Stroke. Na-stroke ang nanay niyo. Stroke. Obserbahan pa natin siya pero may posibilidad na maparalyze siya. Diyos ko. May iniinom ba siyang maintenance? Marieta,
May iniinom bang gamot si nanay? Ha? Hindi ko alam. 70 years old na ang nanay mo. Naipa-check up mo na ba siya dati? Hindi po, Dok. May mga nasasabi ba siya sa inyong nararamdaman niya, gaya ng pananakit ng ulo, pagkahilo? Merieta. Mukhang wala naman po. Bakit ba hindi mo alam? Ikaw ang laging kasama ni nanay. Wala naman. Puro kasi sarili mo, iniisip mo. Hindi mo man lang napapansin kung may problema ba si nanay? O kung may nararamdaman ba siya? Nay, patawarin niyo po ako. Tama si Rene. Napakama ka sarili ko. Mula noon, palagi ako umaasta na parang biktima. Parang aping-api. Sarili ko lang ang iniisip ko. Sarili ko lang ang nakikita ko. Pero kanina, habang inaalala ko yung mga panahong magkasama tayo, wala ka namang sinabing mali. Oo, lahat na pupuna mo dahil gusto mo matutunan ko kung paano gawin ng tama ang mga bagay-bagay. Pero hindi ko nakikita ang layunin yung yun. Kasi itinatak ko na sa isip ko na kontrabida ka sa buhay ko. Sorry, Nay. Sorry. Ngayon ko lang ito na pagtatanto. Nay, gumising ka na. Gumising ka na. Para kahit paano, makabawi man lang ako sa'yo. Patawarin mo ko, Nay. Patawarin mo ko. Hoy, Archie! Uy, gumising ka dyan! Ano ka ba? Bakit ba, ate? Alam mo, tulog ka ng tulog dito sa ward ni Lola. Tingnan mo! Ilalanggam na yung mga pagkain, hindi mo man lang inaayos. Eh, alam mo, kapag nagising si Lola at nakita na niya, ako, umapagalitan ka, ano ka ba? Napuyat ako kagabi. Ah, napuyat ka. Kaka-cellphone. Oo na, ayusin ko na ito. Ay, si Lola, si Lola. Lola, gising ka na, Lola? Marieta. Si Mama. Tinatawag niya si Mama. Tawagin mo si Mama, dali! Nay, gamot niyo po. Akin na. Eto po. Humawa kayo sa braso ko. Iaangat ko kayo sa higaan para mapreskuhan ang likod ninyo. Marieta. Bakit, Nay? Salamat. Salamat? Saan po? Sa pag-alaga sa akin. Naku. Wala pa nga po ito sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Nay, patawarin ninyo ako sa lahat. Sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Pangako, aalagaan ko kayo ng mabuti. Para kahit paano,
makabawi man lamang ako sa inyo. Tsaka, gusto ko rin ang magpasalamat sa inyo. Mula nang dito ako tumira sa bahay, kayo na ang naging magulang ko. Kayo na ang naging gabay ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko yun na-appreciate noon. Ngayon ko nauunawaan lahat ng ginagawa niyo para sa akin at para sa pamilya ko. Maraming salamat, Nay. Nakakalungkot dahil pakiramdam ko huli na bago ko napagtanto ang lahat ng mga ginawa ni Nanay para sa akin, sa amin, ng mga anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin akong nabigyan pa ako ng pagkakataong makabawi sa kanya kahit paano. Madalas, masyado nakasentro ang atensyon natin sa ating mga sarili. Kaya hindi na natin nakikita ang kabutihang ginagawa ng ibang tao para sa atin. Ako po si Merieta, at ito ang aking buhay. Iba-iba ang paraan natin ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Gayun pa man, makita sana natin ang totoong intensyon ng bawat katagang sinasabi sa atin ng ibang tao. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Julie Gaspi, Phil Cruz, Laika Barista, Janelle Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Merieta. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.